Mga ka-taxpayer kong mahal, naniniwala ba kayo na ang problema ay nagbibigay ng dalawang benepisyo sa tao? Ako po'y naniniwala because ang bawat problem po, sulat ko ho, problem, yan. Ang bawat problem po ay nagbibigay ng dalawang oportunidad. Isang lesson at saka isang opportunity. Ayan. So sa araw ho nito, ituturo ko ho yung oportunidad na ipinararating sa atin ng problema. At ang napakaganda rito kasi sa taxation, lahat ng problema na ibinibigay niya sa taong bayan ay may katumbas na oportunidad. Ano sir ang ibig niyong sabihin oportunidad? Pag pinag-uusapan ho natin ay oportunidad, ang ibig lang ho sabihin, nagke-create ho ng business. Okay? So, pag nag-create ng business, pag may business ka, nagke-create ka ng money para sa pamilya mo. Ganun lang ho kasimple. Okay? So, kung gusto ho ninyong magkaroon ng hanap buhay, eh hanapin ho nyo yung problema na ibinibigay ng taxation. At sa araw ho nito, ipepresent ko ho yung apat. So, para ho sa mga bookkeepers, accountant, CPA, lawyers, at ikaw kahit na high school graduate ka, OFW, pwede kang magkaroon ng hanap buhay sa taxation. So, umpisahan na natin. Samahan ninyo ako, pag-aralan ho natin yung problema na ibinibigay ng batas o ng mga BIR officials na pwedeng gawing hanap buhay ng sino mang Pilipino sa bansa natin. So, umpisahan natin ang pag-aaral. Number one na binibigay ng problem ng batas natin, sabi ko nga ito ay negosyo galing ho sa legal division. Ayan. Alam nyo ho kasi yung legal division, naghahanap din naman, hindi natin maiwasan yung mga tao sa legal division ng BIR ay naghahanap ho ng pagkakahanap buhayan. Ayan. So yung mga lawyers doon nakadevelop ng apat na problema para sa taxpayer. Four problems para ho sa taxpayer. So siyempre, pag ikaw taxpayer, pag tinawag kang taxpayer, ibig sabihin meron kang perang pambayad. So ito, imbis na ibayad, sasabihin niya, teka muna, bago mo ibayad dyan sa BIR, sa amin muna. Ganun ho yung ibang technique, karamihan ho. Lalo na ho, ang mga lawyers na nandiyan dyan, napakabatang mga kurap. So, ito ay hindi alam ng mga taxpayer paano hawakan. So, number one problem is, tinatawag ko pong problem number 266 kasi po under section 266 ho yung ginagamit hong situation ng mga taga BIR. Ayan. Palitan ko muna itong aking pangkulay. 266. Ayan. Yan po yung ginagamit ng mga taga BIR para magbigay ng problem ng mga taxpayer. At ang problem na ibinibigay dito ay maahati natin dito ho. Number one, yung appear. Number two, yung produce. Ayan. So, simple lang ho yung problem pero hindi ho masolve ng mga taxpayer. At ang taxpayer ay itinatakot using ito pong pagkakakulong. Ayan. Dito ho sila sinatakot pagkakakulong ng isang taon hanggang dalawang taon. Ito ho yung kinatatakutan ng mga taxpayer. So, ano sir ang hanap buhay ko dyan? O tuturuan kita, wala hong bayad. So, ito yung number one, di ba? Sinabi ko na sa inyo, ang tuturo ko sa inyo, number one. So, pakita ko muna sa inyo yung apat. This is number one. Okay. So, magkakaroon ho tayo ng lecture again. Wala ho ang bayad. Inuulit ko pa ulit na sinasabi ko ho sa inyong hindi ho ako maniningil free. Ayan. Free. Okay.
Ito ho yung susunod na video. Meron tayong new video para ho dito. Turo ho ko sa inyo ang technique. Number 2, problem na binibigay ng BIR. Ito po. Number 2. Yan. Kakasuhan kanila under the penalty of perjury. Okay. So, pagkakakulong din ho ito under our revised penal code ng minimum na 2 years. Okay. Minimum na 2 years. Again, yung details ho nito, ayan. Dito ho nyo, meron gagawin tayong new video. Libre ho. Video. Ayan. Free. Ayan. Ito lang ho ang hanapin nyo. Itong itsurang ito. Ano? Ayan. Yun ho yung pangalawa. So, yung pangatlo, mga bossing ko, makikita nyo na. Number 3 na pwede ho ninyong pagkaroon ng hanap buhay, ito, itong bidyong to. Para ho yan saan? Ayan. Ang tinitira naman dito, yung mga accountants, certified public accountants, at saka ho yung opisina, yung opisyal sa loob ng opisina. Mas napakalaki naman ito. So, burahin ko, ito ho. Yung nag-offer daw ng accounting bookkeeping na contrary sa tax code. Ah. So, ito ho ay number 3. At again, makukuha nyo yung new video na to. Ayan, new video, free. Puntahan nyo lang yung YouTube ko. Ito ho ang hanapin ninyo. Okay? And last po, number 4, dito ko na isusulat. Ayan. Ito ho yung para naman sa failure to obey supply correct information. Nagkaroon na ho tayo ng tawag nito, direct experience dito kasi dyan ho sa Pampanga, mga BIR Pampanga. Okay, yung BIR Pampanga na yan, masyadong magagaling yung mga lawyer dyan, Pampanga. Galing yung mga lawyer, sir. Ha, nakaisip. Ba't 257 to? Dapat ito ay 255. So, nakaisip ng paraan, bossing, para makaganansya sa mga BI, sa mga official dyan sa... Naku, ang dami kasing nakukorap dyan sa Pampanga. And of course, ito po yung hahanapin ninyo pag kayo po gusto nyo pag-aralan itong section 255. Gagawa ho ako ng new video rito. Again, free. Wala akong bayad. Okay? Liwanag ho yan. Sinusulat ko na rito para ito ho yung magiging gagamitin nyo sa akin. And of course, sa lahat ho ng gustong magkaroon, alam ko naman ho yung inyong books of accounts. Makikita nyo ho rito. Itong books of accounts na to. Ayan. Eh, alam naman ho natin, yung books of accounts na yan, laging no entry yan eh. Ha? Buwan-buwan yung binabayaran yung accountants ninyo, yung CPAs ninyo, yung inyong bookkeepers, pero walang laman. So, ito ho, offer ko. Nakikita nyo ho yung book. Yan. Ito, yung resibo. Resibo.ph. Puntahan nyo ho yan. Itry ninyo. Gagawa ko ka ho kayo ng sarili nyong website na nag-o-automatic entry pag nag-input kayo ng information. At yung automatic entry na yan ay isinusulat ho sa inyong books of accounts. So, hindi nyo na ho kailangan yung ganitong klaseng books of accounts. Hindi na ho. Wala na ho kayong pangangailangan niya kasi nasa cloud or internet na ho yung books of accounts nyo. At ipiprint na lang ho ninyo pagkatapos ng buong taon at parireceive sa BIR yung books of accounts nyo. Either through digital, nasa USB, or ipiprint ninyo, bibigyan nyo ng copy ang BIR. So, hindi na ho kayo mape-penalty ng 25,000 to 50,000. Masisave nyo na ho yun. Resibo.ph, sarili nyong website ho yan. Hindi ko website, sa inyong website. At ang kagandahan ho ng resibo.ph, mga bossing ko, ha, nag-iisu ho yan ng, ayan, ito ho, meron siyang electronic invoicing. Ito. Meron siyang electronic invoicing na para kayong Cebu Pacific, okay?
hindi nyo na ho kailangan yung nakabooklet na resibo. Kasi pag gumawa kayo na resibo through internet to resibo.ph na nakapangalan sa inyo, ha? Yung website nyo hindi resibo.ph, ha? Halimbawa, pangalan nyo ABC Company, ang website nyo ABC Company na gumagawa ng sarili ninyong books of accounts at nag-i-issue ng electronic invoice or official receipt. Katulad doon ng website ng Cebu Pacific, kung gusto nyo ma-imbestigahan o ma-examine yung sinasabi ko, yung kanilang website, nag-i-issue ng electronic ticket. Tapos, piprint nyo yun, di ba? O di may ticket na kayo. So, kung kailangan nyo naman ng electronic receipt ng Cebu Pacific, padadala sa inyong email. Ganun din itong aking ginawang program. Electronic receipts na, electronic books of accounts na. Subukan nyo nyo, mga ka-taxpayer kong mahal. Kontakin ho nyo yung mga kaibigan ho natin, hindi mga kaibigan, yung aking contact details na makikita nyo ho rito. Ayan ho yung contact details ko. Ayan. At tinuruan ko na kayo. Ayan. Lagyan ko pa ng isa. Ayan. Ayan ang contact details ko. Hanggang sa muli, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.